Diego para sa masang Pilipino. Kaya susapin natin ang mga puso, balikan natin ang mga pusong nagpauso, mga pusong makataruma. President, going on yes or no, bilang commander-in-chief, kayo po bang nabigay ng command sa mga sabay? Tingting, shhh, alam niyo nakakalungkot na lang eh. Pero kasalanan talaga ko ng nakaraan. Mga puso ng pampanilya, we are all God's children. Code. And... Ay! Ang laki naman itong student code na ito.
ko. It's so big. Makapila pa tayo sa Manila. Anong manglari sa ating isawa? At syempre, paang nagmamahal ng tuition? Kuni scholar pa nga po. Nag-appeal na rin po ako sa mataas na matrikula ko, pero hindi rin ang pagbigyan. At ngayon, working student na rin po ako. So yes, Papa P! Nagawa mo na po ang homework ko. Eh, ko. Iska, you must understand. Kaya lang naman maraming private companies dito kasi we're building bridges. Hala? Pero Papa P, nagpapatakot po kayo ng pamantasan. Hindi po korporasyon. Ano na lang po matibig sa UB community? Nung tunay ng your building bridges, dapat sa mga estudyante at mamamayan po kayo tumulay. Logical po, di ba? Ay, sandali. Let's just cross the bridge when there's a bridge, ano? May hindi pa ako eh. Bye-bye! Ay, hindi po! Patapis ang dali! Hindi ko na tumakaya ni Iska. Ang tunay na nagaganap sa kabila ng pagbabagong nakakadismaya. All my bags are packed. I'm ready to go. Ay, Papi, Wati, wala na po bang ibang paraan? Parang di po kayo mapaalis dito. Ayun na nga, ilang taon na nga kami nandito, pero kailangan na lang namin umalis. Hindi ko na kasi kami ma-regularize. Mga binipisyo na nga lang kayo ng health insurance at bigas kada bansa po. Ang inang collective negotiation agreement na inaasahan namin. Pero wala pa rin! Sige, Iska, mag-aral ka na lang mabuti, ha? Akala ko po para sa ikaw mabuti ng UP mga pababagong to. Pero bakit kailangan ganito kanila yung mga sakripisyo? Mga estudyanteng buwis buhay para lang makapagbayad. Mga mahihirap na manggagawang tapat sa paglilingkod. Pero paalisin lang. At anong kapalit? Mga pagpasok ng mga kumpanya? Mga negosyo hindi naman kailangan ng mga estudyante? Sobra na, ha? Kaya para sa inyong nagtataguyod ng tinatawag niyong pamantasan ng bayan, kung tunay nga para kayo sa mamamayan, bakit hindi kayo lumapit sa kanila? Baka mas maintindihan niyo pa kung ano ang tunay nilang pangangailangan.